Ngayong araw na to, morning pa dito sa Sweden. Nasa 10 o'clock in the morning, ang weather ay 16 degrees. So, malapit na kaming mag-autumn dito. So, ngayong araw na ito, andito na naman po ang inyong lingkod na si Grace para tuhuan kayo ng mga painting techniques at pagpipaint. So, ngayon, ang gagawin natin ay finger painting. Yan ang gagamitin natin ng technique today. Hindi natin ngayon gagamitin ang brush. Sa susunod na lang natin siya gagamitin. Kasi ang finger painting ay ang paggamit ng pagpipaint ng gamit ang mga daliri. So, yun. So, halika na. Tingnan natin kung ano yung mga kakailanganin natin ng mga gamit para sa pag-finger painting. First, gagamit tayo guys ng canvas. May primer na siya or meron na siyang white na acrylic paint. So, para maging maganda yung flow ng ating pagpipaint. Gagamit din tayo guys ng paper plate. Of course, gagamit tayo ng tubig. And then, gagamit tayo ng acrylic paints. So, depende pala guys kung anong brand ng acrylic paints ang gusto nyong gamitin. Pwede kayong gumamit ng mamahalin, pwede kayong gumamit ng kaya lang sa budget. So, kayo nang bahala mag-decide kung anong gusto nyo na acrylic paints. Tapos, gagamit din tayo ng blue at white na color para sa sky. Kasi ang ipipaint natin today is abstract landscape painting. So, di ba? Parang nakaka-excite siyang gawin. So, bago ko pala makalimutan guys, yung color nitong acrylic paints na gusto nyong gamitin, depende sa inyo. Katulad ng lagi kong sinasabi, kayo ang mag-decide kung anong color ang gusto nyong i-incorporate sa painting ninyo para maging maganda to. Pero depende sa inyo talaga guys. So, ayan na. Simulan na natin ang pagpipaint ng abstract landscape painting. So guys, simulan na natin ang pagpipaint. Basta lagay ka lang ng lagay ng kulay dyan. Kung anong kulay na gusto nyo. Basta pag minix-mix nyo lang yan, makikita nyo mamaya kung anong kalalabasan niya. Magugulat na lang kayo na abstract paint na siya. Tapos go lang na pag minix-mix nyo yung kulay. Walang mali. Walang tama. So, depende sa inyo kung ano yung mood nyo.
Patong-batong din kung gusto nyo. Basta free lang. Ring-free. Actually, nakakatuwa itong pag-finger painting eh. Kasi lalo mong ma-feel yung pinipaint mo. Lalo kang magkakaroon ng connection sa pinipaint mo. Yun ang para sa akin. Iba-iba naman tayo, guys. So, yan. Huwag nga pala kayong matakot na hindi na matanggal yung acrylic paint sa kamay niyo. Kasi soluble naman siya sa water, so madali na siya matanggal. Lalo na kung mag-wash kayo ng a bit warmer water. So, natatanggal siya, guys. Hindi siya nag-delicate sa kamay. Ayun naman, pink. So, nakikita nyo nag-overlap yung mga paints. So, okay lang yun, guys. Okay lang yun. Walang problema. Tapos, try yung... Ewan ko sa inyo, pero sa akin... Pag nagpipainting ako, dun ko nare-relax kasi guys yung utak ko eh. Yung isip ko. Na hindi ko kailangan mag-isip masyado. Pero depende naman sa inyo yun, guys. So yan, malapit na tayo matapos dito sa part na to. And then soon, gagawin naman natin yung yan. So, gagawin naman natin, tapos na tayo dito sa part na to na landscape, gagawin naman natin yung sky. So, paggawa ng sky, maglalagay ka lang guys ng white. Yan. Direk ko na siyang nilagay galing sa tube. So, usog natin. So, ikalat nyo lang siya. Ikalat nyo sa mga corners. Tapos, i-reach nyo siya dito. Na parang nag-fade siya. Siyang nag-smoky or nag-diding.
And then, after that, lagyan naman natin ng konting blue para maging lively yung sky. Konting-konting blue lang, guys. Kahit saan dyang part. Hagod lang ng hagod hanggat makuha niyo yung gusto niyong kulay ng langit. Yan siya. So, kung titingnan niyo, hindi naman siya ganun kahirap katulad ng sinasabi ko, pero kung hindi niyo pa nakuha ng isahan, i-try niyo lang nang i-try, guys. So yan siya. Ito na yung ating abstract landscape na ginawa natin na ng finger painting. So 'di ba, guys? Hindi siya ganun kahirap katulad ng sinabi ko kanina. Para lang kayong naglalaro, para lang kayong naglilibang habang ginagawa to. So, kung titingnan niyo yung mga color combinations na ginamit ko, random lang siya. Hindi ko siya inisip kung ano lang yung nasa tube na tabi ko. Yun lang yung ginamit ko kasi pag ginawa mo siyang ganyan, wala namang mali sa paggawa ng ganyan or kung meron kayong specific ng mga colors na gusto nyong gamitin. Pero kahit anong combination ang gawin nyo, maganda pa din ang lalabas, guys. Diba? Napakaganda niya. Napakadali. So, depende na sa inyo yun, guys. Pero I hope, guys, na nag-enjoy kayo sa paggawa nitong finger painting technique session natin today. So, yun nga pala. Don't forget to like, subscribe, and don't forget to hit the bell button notification para ma-notify kayo kung meron akong mga bagong videos. At hopefully, mag-comment po kayo below para malaman ko po kung ano pa po yung mga suggestion nyo, kung ano po yung mga ideas nyo regarding sa pagpipaint ko. Kung meron po kayong suggestion or gustong gawin pa, na ituro ko po sa inyo, sabihin nyo lang po sa akin, free po ako para sa mga suggestion and ideas coming from you. So, salamat guys! Until next time, don't forget to like and subscribe ulit. And then, have a good day, have a happy life, and God bless and goodbye. Goodbye guys! We'll be right back.